kami ngayon sa Ilog Maria Honeybee Farm sa Cavite. At aalamin namin kung saan galing ang isa sa pinaka-sweet na pagkain. Ang honey! Sir Jonathan, anong uri po ng bee ang ginagamit sa pagpaproduce ng honey? Ang uri ng bee na ginagamit sa pagproduce ng honey ay ang Apis mellifera. So, ang Apis mellifera ang ginagamit ng mga beekeepers for thousands of years. So, ito ang pinaka-productive at nagka-coexist sa mga tao na domesticated ng honeybee. Paano po nabubuhay ang mga bee? Lumalabas sila dun sa kanilang tirahan, kumukuha sila ng nectar sa bulaklak, at inuwi nila ang kanilang pagkain dito sa beehive. So, pagdating ng pagkain sa beehive, linalagay nila ito sa kanilang honey frames para makain nila sa mga susunod na mga araw. Ito na ang beehive. Ito na yung dito nakatira lahat ng honeybees dito sa Ilog Maria. Sir, ba't kami nakaganito? Kayo parang wala lang ah. Ako kasi, nakikilala na ng bees yung amoy ko. So, alam na nila na hindi ako profitable na kagatin. So, pagdating sa inyo, kailangan may safety kayo. Una, dapat maprotektahan yung mukha ninyo. Dapat din hindi mabilis yung galaw ninyo para hindi nagugulat yung mga honeybees. So, ngayon, kukuha ko ng isang frame para makita nyo yung loob ng beehive. Okay. Masyadong biglaan ang kilos. So ito ang laman ng usual na honey na beehive. So meron tayong tatlong uri ng bee. Meron tayong worker honeybee na siyang ordinaryong honeybee. Meron din tayong mas malaki dito sa gitna na ang tawag ay drone bee. Ang role niya ay pag-fertilize lang ng queen bee. Ang queen bee ang siyang nangingitlog ng sa kanya nagmumula lahat ng itlog galing doon sa mga hive. Ang lilit ng mga bubuyog! Paano sila nakakagawa ng napakaraming honey? Ang honeybees kasi sa loob ng isang colony ay may bilang na 20 hanggang 40,000. So, doon sa 20 to 40,000 na yan, kung araw-araw sila makakapunta sa bulaklak, nakakakuha din sila ng madaming honey. At ang maganda ho sa honeybees ay dahil sila ay masipag na masipag, hindi sulit sila nagpapahinga hanggat meron pang daylight. Meron ho tayong tinatawag na pheromone. Kapag lumabas po ang honeybee, pagbalik ho niya, amuin ho muna niya yung hive para malaman na tirahan niya. Katulad doon ng mga tao, iba-iba din yung amoy ng tirahan nila. Pag naamoy mo yung tirahan mo, doon ka na din babalik. Eh, bakit po hexagonal ang shape ng hive? So, ang hexagonal na shape ay kasama na sa evolution nila ng millions of years. So, na-determine ng honeybees at ng nature na ang hexagon kasi na pinaglalagyan ng honey tsaka ng pollen, ang pinaka-efficient na shape para lagyan ng nectar tsaka pollen. Dito sa part na to, dito nangingitlog yung honeybees. Tiyan! Dito sa bandang gitna. Wow! And kung makakikita din ninyo, sa loob ng mga cells, meron mga liquid na pumikinang. Yun ang nectar na ginagawa nilang honey. Wow! Ang honey ho, depende sa bulaklak na pinapagkunan. Talaga? Oo. Sa katunayan, kapag makakuha ng bees ng honey mula sa pineapple, malalasahan nyo na medyo maasim ang honey. Kung makakuha ho siya ng honey sa sampalok, malalasahan nyo din na masampalok yung honey. At sa huli naman, kung makakakuha ng honey mula sa kape, malalasahan nyo yung amoy ng bulaklak ng kape. Aroma! Opo. Ang beeswax, ito yung honeycomb na pinaglalagyan ng honey. Ayan. Ang beeswax ay itong buong kung saan gumagapang yung mga honeybees. So, kapag nakuha nilang nectar mula sa bulaklak, dinalagay ng bees sa loob ng beeswax yung nectar. After 2 weeks, kapag malapot na yung nectar, sinasara na ho nila ito, tsaka sila nagiging honey. Alam nyo ba na 70% sa kinakain natin araw-araw ay dependent sa pollination ng honeybees? Kung wala sila ay mawawalan tayo ng pagkain dito sa mundo. At alam nyo ba na ang honey ay isa sa pinakalumang pagkain ng tao? Dahil kumukuha na tayo ng honey 8,000 years ago pa. Wow. Uy! Sarap po! Nabusog kayo sa aming masarap at matamis at trivia. Kaya magbabalik po ang... Hi, Philippe!